Okay, before we play the videos, paalala ko lang po, munting ko nakalimutan. Answer prayer, nitong tapat, ay magiging garahe ng First Baptist Church. Amen? Hindi lang atin nga lang pinahihiram. Okay? Nabaldan ko kasi sa may-ari na matagal na parang dapat wala na dyan yung junk shop. And with all due respect, sabi ko naman sa may-ari, dumadalo po sa church yung may-ari ng junk shop. Andi dito ba si Vicente? Okay, so meron po tayong go signal, we have no choice. Eh, tapos na po yata ang kanilang usapan. So, mababakante na to, tayo pong papasok sa tapat. Magiging garahe ng ating iglesia. So, salamat sa Diyos. At panlayo ko lang maging maayos yung usapan namin yung nakapwesto para everything will be smooth. Okay, you watch these two videos. Sandali lang po, before we read the Bible. Pakipanood po lamang ninyo. Okay na. Amen. Amen.
Amen. Amen. Natin tumayo. Happy Resurrection Day! Busan po natin ang Bible sa Matthew 28 verses 5 to 7. Sabay-sabay po tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Matthew 28 verses 5 to 7. Begin. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ay sa sinabi niya, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalalagyan ng Panginoon. Magsiyahan kayo madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin niyo, siya'y nagbangon sa mga patay at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon makikita ninyo siya, narito, nasabi ko sa inyo. Pagpunan ng Diyos sa kanyang salitang nabasa, ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin lahat sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Tayo magsipo. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. No worry! He is risen. Amen? Sa tuwing kayo may gabag-bagabag, isuliranin, tinatalo na anumang pagsubok sa buhay, na parang gusto nyo nang mag-give up, don't worry! Ang ating Diyos ay buhay. Hindi kayo pababayaan. But going back to that day, ng Friday, the cruelest day on earth, kung nung siya ipinako, isang nakapangilakbot na kadiliman ang bumalot sa buong mundo. It seems it suffocated buong Jerusalem with a blanket of evil. Ang araw ay natakpan, hindi nagbigay ng liwanag. Tila nakikidalamhati sa ginagawa ng pagpatay sa tagapagligtas. Tira sa tingin ng lahat, the darkness, the devil, and death had defeated the Son of God. Imagine the experience. They thought na yung tagapagligtas, yung hari na para sa kanila tumubos, yung hari na sa kanila magpapalaya sa pagkalipin,
Ngayon ay nakapokus sa cross. Walang pag-asa. And finally, he died. Aminin ko sa inyo, at siguro kasama ko ng ibang mga tao, na itong darkness, devil, and death worry so many of us sapagat we fear na baka mangyari ang kamatayan sa ating mahal sa buhay. We fear na baka tayo ang pumanaw, kawawa naman ating maiwanan. And yung darkness, hindi lang bumabalot sa ating araw, sa ating physical at spiritual life, na parang pinipigil tayong lumakad, hindi tayo makausad sa buhay. Yung demons, darkness, and death, they work diligently throughout the ministry of Jesus Christ. Anong dahilan? To bring about the final, to kill the Son of God. Pero ano man ang isipin ng tao, ano man ang naganap na kamatayan ng Mesiya, ng tagapagligtas, it should strike in the heart of the demons of hell. It should strike in the heart of darkness na nung pinatay nilang Kristong ito, na akala wala ng pag-asa, 3 days later, church, he rose again. Amen? Nabuhay na muli. Hindi nyo kayang pigilin ang ating tagapagligtas. Inilagay siya sa libingan ng araw na yon. But on that Sunday morning, when Mary Magdalene and other ladies went to the tomb, para lagyan sa anumang bagay na parangal, ang Panginoon, takip yung malaking isang toneladang bato. And that time, it was rolled away. Ang anghel ay nagbigay ng lakas sa kanilang sarili para iusog ang takip. Nilagay nila ng matibay na bantay at tali, pati mga bantay ng Roman soldiers, para tiyakang hindi nanakawin ng mga alagad. Both sides are thinking na ninakaw ng isa't isa. Nung mawala yung katawan ni Kristo, sabi ni Mary, ninakaw ang katawan ng Panginoon. Yung mga Roman soldiers at yung Roman government, binantayan talaga, nilagay ng 1 toneladang bigat ng bato at nilagay ng seal na pag ginalaw niyo, sino man, mamamatay kayo. Both are thinking na nanakawin ang katawan ni Kristo. Pero mabatid, walang saysay lahat ng mga pangamba nila sa mga 3 days after. What he said, he will rise up. He rose again from the grave. Amen? Nabuhay siya muli, wala siya mapatay. Punta na si Mary, along with the other women. And as they approached, they saw yung giant stone was tossed aside. At si Mary, dali-dali nagpunta kay Peter and kay John. John chapter 20, verse 2. Ano sabi nila ni Mary sa mga kapatiran? Kinuha nila ang Panginoon. Hindi namin alam kung saan nila inilagay. So while Mary Magdalene was away, yung ibang mga kababayan lumapit doon sa libingan, sinipat-sipat ang paligid, and the grave was wide open. Lahat ng mga nakabalot kay Kristo, sabi sa mga ibang talata, ang sinuot niyang mga balot, it was put in place. Alam niyo sa Israel daw, kapag kumain sa restaurant ng isang tao, at pahit siya ng panyo, ibang napkin, at nakabalumbon, inilapag lang dyan, that means, hindi na babalik yung kumakain. Pero pag kumakain yung tao roon, at yung table napkin, ginamit, at itinupi, that means, pag maayos yung napkin, that means, hindi mo pwedeng likpitin kung sino ka man, na crew doon, pagka nakatupi, folded napkin, that means, babalik siya. Mga kapatid, sa Bible, sinabi ng Bible, sa chapter 20, the napkin was folded. What do you mean? Babalik si Kristo. Para kunin tayong Kristiyano. Tapos ang lahat ng suliraning meron tayo. Babalik si Kristo para tayo ay dalhin sa langit na bayan. Kaya ang panlayan ko sa lahat ng bagay, unang-una, Panginoong Diyos, dumating ka na. At kung dumating si Kristo, bahala na kayo magpatakbo rito. Sino magbabolunteer? But seriously, when Jesus comes, kung Kristiyano ka, you will come with me. Amen? Amen. Ako ay huwag pero excited dumating si Kristo. Wala akong interest manatili sa mundong ito. Wala akong interest manatili sa lupang ito. Isang araw aalis kami kasama si Kristo. Kaya mga tao hanggang ngayon, sobrang attached na yun sa mundo. Hindi maiwan ng kaibigan na inaakay ko sa kalokohan. Hindi maiwan ng mga tao na inaakay ko sa kalikuhan. Mag-ingat-ingat kayo, baka hindi pa kayo Kristiyano.
Ang tunay na Kristiyano, excited sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Isang araw darating siya. And then sa Luke chapter 24, Luke chapter 24, verse 5 and 6, the body was gone. Shock sila for several moments until two angels appeared. Ano sabi ng Bible? Sinila takot. Nangakatungog ang mga mukha. Luke 24, 5 and 6. At sinabi ni Kristo sa kanila, hindi pa siya nakikilala. Bakit niya inahanap ang buhay sa gitna ng mapatay? Amen? Ba't niya inahanap ang patay na Kristo? Sabagat siya nabuhay ng muli. Rushing to the empty tomb, they encountered someone na kinalmakan ng mga takot. Matthew 28. Matthew 28 verses 9 to 10. Sila yung sinilubong ni Jesus. Hindi sila nakikilala ang siwigan ni Kristo. Magala kayo. At sila nagsilapit, niyakap kanyang mga paano sinakilala na silang ba nila si Kristo. Sabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Magsiyaw kayo. Sabihin niyo sa mga kapatid, napupunta ako sa Galilea, makikita niyo ako ron. So when the women told what had happened, ang mga disipulo, totoo yun? Nabuhay? Hindi totoo yun? They dismissed the idea. Maraming mga tao hindi niwala. So una, talagang ayaw nila. Then sa curiosity, eventually, nagpunta sila roon and they saw the empty tomb. Walang nakalibing. When John arrived, he stopped at the entrance. He looked inside. Peter ran straight inside the tomb. And he was shocked by what he saw. Sinamahan ni Peter at nisama si Peter at si John sa loob. Habang sila nasyasyak, hindi naman paniwalaan. Nagbulong sila, Brad. Nabuhay siya muli! Tulad sinabi niya, nabuhay na muli ang Panginoon. Ewan ko yun, nung panahon ng digmaan sa Pilipinas, sino na ba tao nun? Nung panahon ng hapon? Ako lang ata nakataas na kamay. When Douglas MacArthur said, I shall return. Ang Pilipino ay natakot. Umalis na ang tagapagligtas. Nangamba sila ako, anong mangyayari susunod? But when Douglas MacArthur said, I have returned. Nabuhay sila ng kalooban. Mga kapatid, tao lang yun. Tao lang ang nabibigay ng pag-asa. Pero mga kapatid, here, the Son of God, yung Diyos na nagkatawang tao, said, I shall live again. Mayroon tatlong araw, and he did. He rose from the grave. Nabuhay na muli. No wonder si John at si Peter ay halos maganda undugan doon sa loob. He is alive! Buhay na buhay ang Panginoon. John 20 verse 19 to 20. Kumalat ang balita. Nagtipon-tipon sila roon sa Jerusalem. John chapter 20, 19 to 20. Nang kinahaponan ng araw na yun, unang araw na sa linggo, that was Sunday, habang nakapilit ng pintuan, nakinuloan ng mga alagad, at doon sila sa loob, nagkukulong sila sapagkat natatakot sila. Wala na nakapagligtas, patay. They never thought na mabuhay na muli si Kristo. At doon sila natatakot, nag-iipon sa loob. Ano sabi ng Bible sa John 20, verse 19? Sa verse 20 muna, sabi ng Bible, tingnan niyo po. At si Jesus, sa last part, sa verse 19, yun yung sabi ng Bible, 2019. At si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi, peace be unto you. Just listen, nakasara ang pintuan. Ha? Nakasara ang pintuan and Jesus stood in the midst of them. Ano ibig sabihin? Sa verse 20. At naman sabi niya ito, kanya pinakit sa kanang kanya kamay, ta kanya tagiliran, at sila'y nagalak ng gusto. Nakapatay ng katawang meron si Kristo. Ang katawang magkakaroon tayo pag sa'yo nabuhin ng mali ay katawang lumalagos kahit sa anumang lugar. Amen? Sabi ng Bible, habang nakapilit ang pintuan, nakasara. Si Kristo tumayo sa gitna nila sa loob. And you need to knock on the door. Bakit? Nakakalagos na ang katawan ni Kristo. Hey, you believe it or not, mga kapatid? You believe me. Yung katawan nyo niyan na nasisira, may sakit, may karamdaman, nalulupay-pay, papardan ng Diyos ng katawan na tumatagos sa lahat ng bagay. Walang sakit. Ewan ko kayo. Pero yung katawan bibigay sa atin ng Diyos. Tumiyos sa gitna nila. Ang malukot lang ito, absent si Tomas. Wala rin isang Kristiyano. At tumiyos si Kristo, so kung may nilakad, o naman, dumating si Tomas, magbungos-bungos, o, ba't ano nangyari? Parang may nangyari. Meron nga, Brad! Dumating si Kristo! Oh, siguro tututpik-tukpik pa, ano? Dumating? Oh, talaga?
Eh, hindi mo niniwala kung hindi ko makita kanyang sugat sa kamay. Verse 25. Sabi niya, maliban makita ko kanyang sugat sa daliri at sa kamay, at naisuot ko yung aking daliri sa kanyang mga butas ng pako. Ano sabi? Hindi ako maniniwala. Walong araw nakalipas. Again, church, Sunday. Si Kristo lagi, He meets people Sunday. Sa church. Ano sabi sa Matthew 10:25? Kung di nagkakamali, where two or three gather in my name, ako'y nasa kita nila. Pagka nasa church ang mga Kristiyano, si Kristo kasama nilang nananambahan. So, 8 day came. Sunday na. At doon si Tomas at nasumpungan niya. Habang nakasarampo yung pintuan. Ano sabi sa John 20:26? Pagkala walang araw, muli nasa loob ng bahay ang mga alagad kasama si Tomas. Dumating si Jesus, listen sa words. Nang nakasara ang pintuan. Again, the door was shut. Hindi sila makalabas. Natatakot sila. Baka pasok sila ng kalaban. Habang nakasara ang pintuan, si Kristo tumayo sa gitna nila. Again, lumalagos ang katawan ni Kristo. Amen? Sana maintindihan niyo mabuti. He said, peace be with you. He stood in the middle. At sabi niya kay Tomas, lika, ibot mo kami sa kamay. Tingnan mo ang sugat ko. At nawag na huwag kang hindi maniniwala. Hindi makapaniwala si Tomas. He didn't even lift a finger. And he responded. Tumugon siya. Finally, he realized na ang kanyang pinagdudahan, ang kanyang pinagdalawang isipan ay totoong nabuhay na muli. Ano sabi niya? He declared one of the best Bible verses in the Bible. Verse 28. Ano sabi ni Tomas? Basa. Yan ang nakalagay sa kotse namin. Sapagkat si Kristo, ang aking Panginoon, siya ang aking Diyos. He is my God, He is my Lord, He is my Savior. Dapat yan din talaga atin sa ating buhay. Tulad din ng mga tao, iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang reaksyon. Iba naniniwala ka, at iba kailangan pang dagdagan ng paniniwala, iba na nagkukuli-kuli pa ng paniniwala. Pero mga kapatid, when you come to that point, you realize na tunay siya sabi sa iyo, huwag na huwag kang hindi maniniwala. Tandaan nyo, it's unthinkable na sabihin nila, paano kung hindi siya nabuhay na muli? Paano kung si Kristo hindi nabuhay muli mula sa mga patay? At totoo naman, tinalakay din ni Pablo yan. In a few minutes, I will tell you. Isipin nyo, Kristiyano, think with me. Ano kaya ang mangyayari kung hindi nabuhay muli mula sa mga patay ang ating tagapagligtas? Let me give you some idea. Bantay mo natin na 1 Corinto 15. 1 Corinthians 15, verse 12 and following. 1 Corinthians 15, verse 12. Kung si Kristo ngayon, ipinangangaral na siya ay nabuhay na muli. Bakit ang ilan sa inyo nagsabing walang pagbuhay na muli? Hanggang 19. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kwenta aming pangangaral, walang kwenta aming pananampalataya, walang kwenta kami na maging saksi, kundi siya nabuhay na muli. At sabi sa verse 19, tinig mo sabi sa verse 19. Kung sa buhay lamang na ito, tayo aasa kay Kristo, tayo na ang lahat ay, tayo ay, yan ang sinasabi ng mga maling aral. Yan ang sinasabi na kayo maniwala kay Kristo bilang Diyos. Yan ang sinasabi ng mga nakalaban ni Kristo. Hindi si Kristo ang aasahan nyo. Hindi si Kristo ang dapat niyong pagtiwalaan. Sapagkat wala kayong pag-asa, kaawa-awa kayo. Sasabihin ko na kagad sa inyo, kung si Kristo ay hindi nabuhay na muli, talagang kaawa-awa tayo lahat. Totoo yun. Pero sa verse 20, basa. Salamat sa Diyos. Hindi siya namatay at narating patay. He rose from the grave. Nabuhay na muli mula sa mapatay. Kung kay Kristo na hindi nabuhay na muli sa mapatay, at doon nagtitiwala, walang kakwenta-kwenta paniniwala ninyo. Pero we believe in Jesus who died and rose again from the grave. Amen? Siya nabuhay na naman mula sa mapatay. But, pagbigyan natin ang mga kapritsyo ng mga ilang tao, kung hindi nabuhay na muli si Kristo mula sa mapatay, one, our preaching would be profitless. Walang kwenta, walang silbi ang aking pangangaral. Talatang 14. Kung si Kristo hindi muli nabuhay, walang kabuluhan ang aking pangangaral. Kung sinatili sa libingan, I'm wasting your time, you're wasting my time. Kung hindi siya nabuhay na muli, sayang ang pag-iipon-ipon natin dito. Sayang ang paninimik niyong yan. Sayang ang oras na binigyan niyo sa Panginoong Diyos. Preaching would be profitless. Vain, empty.
15:4, siya'y nilibing, siya'y muling binuhay, ikatlong araw. Kaya po yung aking preaching, dahil si Kristo na muli, may silbi. Amen? May saysay. Nagbabago ng buhay. Pangalawa, kung hindi siya nabuhay na muli, mga kapatid, my faith, your faith, would be foolish. Mangmang, kamangmangan. Our faith is no better than its object. Bakit mananampalataya sa isang patay na Diyos? Ha? Magkapagtitiwala sa isang Diyos na hindi nabuhay na muli. Walang kwenta panampalatayang yan. Pero alam nyo, ang daming tao ngayon, nasa walang kwentang panampalataya. Pag kayo nasa isang church, nang tinuturo ay pag-alib sa reliyon, you are in a dead church. Walang kabuhay-buhay. A dead man cannot save anyone. Ang ating faith kay Kristo, kung tinabuhay na muli, walang simpi. Our faith in Christ is worthless. Kung hindi sa nabuhay na muli mula sa mabtay. Pero yung mga patid, ano sabi ng Romans 1:4, na ipinahayag si Kristo na anak ng Diyos sa magitan ng pagkabuhay na muli. My faith is not in vain. Ang ating panampalataya ay hindi foolish. Bakit? Ang ating faith ay nakabatay dun sa Diyos na nabuhay na muli mula sa mga patay. Number 3, kung di sa nabuhay na muli, the disciples are deceivers. Mandaraya. Kung di sa nabuhay na muli, lahat tayo mga manluloko. 15:15 ng unang Korinto. 1 Corinthians 15:15. Kami ay masusumpungang mga saksing bulaan. Ito sabi ni Paul. Kung di sa nabuhay na muli sa mga patay, ako ay manluloko. Sa pangarap ko na nabuhay, ay hindi naman pala. Ito sabi ni Paul. So Paul was saying, hindi yung sinasabing, nagkamali kami. Mga kapatid, iba yung mistaken is another thing to be a false witness. Okay? Iba yung nagkamali ako ng sabi, na hindi ko masasadya, pero iba yung magigang mula ang propeta, mula ang tagapagturo. Ano ba sinabi ko? O obligado na magigang po kayo. Later na-realize ko, dapat pala out of love. Amen? So ito sa mistake. Pero sabihin ko sa inyo, this is non-negotiable. Si Kristo, Diyos nagkatawan tao, sampalatayan mo siya, magsisig ng kasalanan, that's non-negotiable. Pero pag sinasabing, umarap ka sa religion, umarap ka sa aming church, magpabautis mo ka para marigtas ka, ikaw magbigay ng pera para ikaw mapunta sa langit, lahat ng iyong turong yon ay panluloko. Si Kristo na buhay na muli, that's why we are not deceivers. We are telling the truth. Tandaan niyo mga kapatid, sabi ni mga alagad, we're not telling a lie. Jesus is alive. We have seen Him. We have touched Him. We worship Him. Yan ang sinasabi nila. Salamat na lang mga kapatid. Yung iba, they died as a martyr. They were tortured. They were persecuted. Sinunog sa mga plaza. Dahil sa panampalataya kay Kristo, ibig pinalaman sa mga leon. Ibig pinapukutan ang ulo ang mga alagad ni Kristo. Iba kinalagyan ng kasamang mamatay. Iba pinako ng patiwirik. Iba pinsinibat. Iba pinahirapan. Because of the risen Savior. Amen? Hindi sila lang hinahin sa kanilang buhay. Few will die for what they know is lie. Pero si Kristo na buhay muli mula sa mga patay, so hindi po tayo manluloko. Number 4, kung si Kristo hindi na buhay muli, kung siya ay natin ng patay, sin will be sovereign sa ating buhay. 15:17 ng Korinto. 15:17 ng 1 Corinthians. Ang kasalanan mag-aari pa rin sa atin. Kayo nasa inyong kasalanan pa. You have no hope of forgiveness. Kung si Kristo hindi nabuhay na muli mula sa mga patay. Ang ating kasalanan, taglay pa rin natin. Yung pa rin tayo, patungo pa rin sa impyerno. Kung siya nasa libingan pa rin. Kung siya nabulok doon sa libingan at dinabuhay. Hindi tinanggap na Ama ang kanyang hain sa Kalbaryo. How do we know na si Kristo hindi lang isang religious fanatic na meron lang siyang martyr complex? How do we know that God accepted yung Calvary? How do we know that God accepted His offer? How do we know na Ama ay natuwa at nalugod si inoffer niyang buhay na walang hanggan at kaligtasan? Ano ang ating proof? Church, listen. He was risen from the grave. Nabuhay na muli mula sa mga patay. That's the reason why God was satisfied. Ang Ama'y natuwa sapagkat siya nabuhay na muli. No resurrection, no Savior. No Savior, no forgiveness. Ang kanyang kamatayan, pag hindi nabuhay na muli,
hindi makapagliligtas ng tao, hindi makapagbabago. Alam niyo kung bakit ko ano nagbabago siya? It happened to me. It happened sa marami sa inyo. Number 5, kundi siya nabuhay na muli mula sa mga patay, 15:18. Kundi siya nabuhay na muli mula sa mga patay, ang kamatayan has its dominion sa ating buhay. Sabi sa 15:18, then they also which are fallen in Christ, fallen asleep in Christ, have perished. Kung hindi siya nabuhay na muli, yung mga namatay ng una, wala, napahamak lang. Meron kayong Kristiyano mahal sa buhay na nauna. I have my mom, my dad, may kapatid kami, na nauna nang namatay. Pero siya mapalala kay Kristo, kung di na buhay na muli, si Kristo mula sa mapatay, sila lahat nila sa impyerno ngayon. Pero I know, na kahit yung isang kapatid namin, inaligaw ng landas, napunta sa religion, ayaw maniwala kay Kristo mula Diyos. Pero sa ilong sandali na kayong buhay, siya kumakilala kay Kristo, tinagap niya bilang tagapaligtas sa Diyos ang kanyang buhay. At doon siya huling hugot ng hininga sa ospital. I know, he is in heaven. Kung si Kristo hindi nabuhay na muli mula sa mga patay, and this is the final point, kung si Kristo hindi nabuhay mula sa mga patay, 15:19 ng unang Korinto, the future is fearful. Kung sa buhay lang na ito tayo aasa kay Kristo, tayo sa lahat ng tao, eh kaawa-awa. Kawawa tayo. Kabagabag. Kung si Kristo na sinasampalatay natin, ay dinabuhay na muli mula sa mga patay. Kawawa tayo lahat. Pero, salamat na rin sa Diyos, He is risen from the grave. Amen? Nabuhay na muli mula sa mga patay. Ang ating tagapagligtas. And last verse, Hebrews 6:19. Meron tayo isang pag-asa na matibay at matatag. Pag-asang matibay at matatag, kung saan si Kristo inalis ang tibo ng kasalanan, yung takot sa kamatayan, the gloom out of the grave, and gave us hope that is steadfast and sure. Amen? Si Kristo muli yung babalik. Sa kanyang pagkabay ng muli, mga kapatid, babalik muli ang ating tagapagligtas. Tumayo po tayo lahat.